meron ka pang hindi nagagamit na power. Ito ba ay gagamitin mo ngayon o hindi pa? Hindi pa po, Kuya. Kung ganun, magpapatuloy tayo. Kuya, binibigyan ko po ng 2 points si Angie. Minsan, hindi ko po nagugustuhan yung actions niya. Kuya, binibigyan ko po ng 1 point si Mama Brenda. Sa mga jokes niya, may hindi po makasabay or makasakay dun sa hirit niya. Binibigyan ko ng 2 points si Chi. Ready na siya? Ready na siyang umalis? Kasi nga wala naman siyang ginawa, wala naman siyang maiambag sa bahay, kundi pagpapaganda. 10 puntos si Kyle kasi po, para siyang may katulong sa bahay talaga, as in wala siyang ano sa paglilinis. Binibigyan ko po ng 2 points si Alexa kasi parang sa sobrang talented po niya, wala na po siyang kailangan patunayan. Binibigyan ko po ng 1 point po si KD naman po dahil okay na po siya sa kanyang naramdaman, napakita na po niya sa amin at nasabi na po. Mas makakabuti po kung kasama niya po yung parents niya sa kanyang pagpapagaling po. Nagbibigay po ako ng 2 puntos kay KD dahil sa aking opinion, makakatulong kung magkakaroon ng distansya o malalayo muna siya kay Angie. 1 point si Ian nung aming weekly task. Marami siyang mga na-miss na bagay na mga importante tulad ng pag-coordinate sa lahat ng tao. Ibibigay ko po yung 2 points ko po kay Ate Alexa, Kuya, kasi sometimes po di niya po natutune down po yung pagsasalita niya po na medyo rude na po. 1 puntos ko po kay Kuya Benedix po kasi minsan po kapag nagsasalita siya, minsan feeling na po pakinggan po or mahangin na po pakinggan. I'm giving 2 points to Ate Brenda. I believe na may career na po siya sa labas and 1 puntos si Ate Karen po. I'm not that close with her. Di po ko makarelate sa kanya. 2 puntos si KD. Pagdating sa mga group discussions namin, siya po talaga yung pinaka hindi ko naririnig. 1 puntos si Shania, hindi ko po maramdaman yung mga opinion niya din. Kuya, binibigyan ko po ng 2 points po si Chi dahil po tumaas po yung emosyon niya nung ginagawa po namin yung weekly task. Nagkaroon po ng konting tension po. 1 point po si Karen po. Minsan, Kuya, na iiwan nila yung mga dishes nila or yung mga pinagamitan po nila sa pagluluto nang hindi po nila nahuhugasan. Binibigyan ko po ng 2 puntos si Benedix kasi minsan po yung mga kilos niya, hindi ko po alam kung intentional or may mali siya. 1 punto si QTJ kasi feeling ko po gumive up siya, nakilalanin pa ng mas malalim yung ibang housemates katulad na lang ni KD at saka ni Angie. I give 2 points po to Ian because I feel like he hasn't really tried to reach out and get to know the other housemates. 1 point po to Kyle. During the task, he always feels like he needs to do everything himself. Kuya, I'll give 2 points to Chi. I feel na she could be more nicer and more welcoming sa mga ibang tao. 1 point ko kay Brenda. Parang nakakarandom po siya ng buryong. Feeling niya po, nagawa na niya lahat ng kailangan niyang magawa. 2 points po to Kuya Ian. As a task leader, Kuya, he wasn't as organized as he should have been. I'm gonna give 1 point po to KD because may mga moments po sa weekly task po namin na he wasn't 100% giving his all. Ibibigay ko po yung 2 puntos ko po kay Benedix po. Nagiging sobrang komportable na po siya to the point na nagiging uncomfy na para sa iba po. Bibigay ko po yung 1 point ko kay Ate Karen kasi siya lang po yung hindi ko masyadong nakaka-get along with po. 2 points si KD po. Kailangan niya pong maramdaman din yung suporta mula sa family niya. 1 point si Angie po. Hindi po rin kami swak ng personalidad. 2 puntos si Kyle. Napapansin ko lang na medyo messy siya. Nag-wait siya kung ibang tao ang mag-clean up after him. 1 point si Chi. Feeling ko I can't get as close to her because she's already got housemates or a housemate that she's close to.